Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about random vlog lang po ito. I was just wondering kung nag-work ba talaga yung mga set edit plus, hindi lang yung set edit ha, plus yung mga basic na ginagawa ko para ma-optimize ang aking mga smartphone. Like this Infinix Note 8, paano ba siya ini-optimize? Pero, idadagdag natin yung set edit dito sa smartphone na to. Ang smartphone na ito nga pala, just in case na you're wondering, this is an OSCAL smartphone. Yan. Na-review ko na po ito. Ang specs nito is 2GB, 32GB storage. At ang chipset nito is, check natin yung specs ha. Okay, dashboard, blah blah blah, CPU. Ang chipset nito is Unisoc. Ayun, no? Kita nyo ba? This is a Unisoc lang, 9863A. 32-bit lang yung CPU time niya. 32-bit, talagang lumang-luma po ito na technology dahil 64-bit na halos ang chipset ngayon. 8-core at ang RAM niya ay... Teka, hanap natin. Ang RAM niya ay 2GB lang. Ayun, 1.89. Kita nyo yan, 1.89, so almost 2GB. So 2GB lang po ang RAM niya. This is Android 11, 2GB and 32GB storage. Unisoc lang po ang kanyang chipset. Hindi MediaTek, hindi Qualcomm Snapdragon. So pabibilisin natin siya, kakayanin kaya niyang maglaro ng smooth ng Call of Duty Mobile. So, titest natin. Okay, let's start. So, unang-unang gagawin mo rito is itanggalin mo lahat, kung kaya mo i-disable lahat ng mga bloatware. So, ang makikita nyo, naka-install lang dito is yung mga gusto ko lang na naka-install talaga. So, konti lang yan. Yan lang yun. So, tinanggal ko na yung mga bloatware. Basic lang kung hindi kayo marunong. Hindi nyo kailangan ng special method. App info lang. Tapos, kung may disable, i-disable nyo. Like this one. I-disable natin yan. Dahil di ko naman ito gagamitin sa labas. So, hindi ko kailangan yung maps. Okay? Ano pa bang kailangan ko i-disable? Gallery? Hindi, kailangan natin ito. Gallery. Google Go? May disable kaya ito. May disable. First up natin. Disable. Yan. Gini-disable natin lahat ng kaya natin i-disable. Ganun lang po ka basic. Okay? Ang pag-disable ng mga apps. Okay, once na na-disable mo na lahat, ako tingin ko na-disable ko na lahat ng mga kailangan ko i-disable. Okay. Ngayon, gagawin naman natin ngayon yung basic na settings na ginagawa ko. Unang-una syempre, gaya ng turo ko sa inyo dati, tanggalin nyo lang yung mga recent apps, okay? Tanggalin ang lahat ng recent apps, okay? Tapos, kung meron kayong Greenify, syempre, i-stop nyo lahat yan. Next, i-turn off nyo yung mga notification na ayaw nyo munang mag-istorbo sa inyo. Pansamantala lang, again, app info, notification, pansamantala, off lang natin muna. Babalik natin yan later. Ganun din sa messenger. Kung meron kayo messenger, ganun din ang gawin nyo. Walang messenger pala rito. Good. Ngayon, pupunta naman tayo sa developers option. Okay, punta tayo sa developers option. System. Developers option. Hanapin natin yung mga pang babaguhin natin settings. Unang babaguhin settings, lahat ng animation, naka-off. Off natin yan lahat. Off. Okay. Tapos, set natin sa don't keep activities, okay? Ito po medyo may risk ito eh. Kapag in-open nyo to, inactivate nyo po ito, once na napindot nyo accidentally yung home, posibleng mag-close yung game. So, hanggat maaari, expect nyo yung ganong possible na pwede mangyari. So, ako inactivate ko to, don't keep activities. So, once na in-open ko na kasi yung, what do you call this, yung Call of Duty, i-close nyo na lahat ng mga activities sa background, okay? So, yun ang mga gagawin nyo sa developers option. Ngayon, pupunta naman tayo sa set edit. Set edit na. Okay? Unang gagawin natin dito sa system table po ha. Check natin. System table po tayo. Dito tayo alis chat. Add new setting. Unang gagawin natin is itong sa Dalvik. Okay? Sa Dalvik, ito po kasi yung sa graphics niya na ginagamit na technology. Dalvik.vm. Iwan ko po sa video description itong mga pinag-e-enter ko. Para hindi niyo na kailangan para hindi na po kayo mahirapan, copyhin niyo na lang. Check JNI save changes false. Save changes. Next, Dalvik ulit .vm virtual machine, ibig sabihin ng VM /data -only
save changes, save changes, tapos value ay 1 1. Okay, save, next. And finally, HWUI, i-disable natin ang vertical sync, disable underscore vsync, save changes, lagay natin sa true. Alright, and now we are ready. So yeah, again, tanggalin natin lahat yan sa recent, and now we will play Call of Duty. Tingnan natin kung magiging smooth siya. So, try muna natin sa multiplayer mode para maliit yung mapa. Pag okay, saka natin itatry naman sa Battle Royale para mas malaki yung mapa. Kung kaya niya yung ganun kalaki yung mapa. Okay, let's try this. Let's go! Hindi ko okay ng konti. Padaan. We've taken the lead. Lay back on. It's too close. Fight harder. Contact with enemy. Target inside. On it now. Get down. Sniper. Lost the lead. Changing mag. Sniper. Time for the lead. Reload. We've taken the lead. Let's go. Enemy in sight. We've taken the lead. Contact with enemy. Enemy in sight. We tied for the lead. Enemy contact. We've taken the lead. Enemy contact. Contact. We lost the lead. Enemy in sight. Get down, sniper. Ano masasabi niyo sa kanyang performance overall? So ano masasabi niyo sa kanyang performance overall? Medyo okay ba? Acceptable ba? So ano masasabi niyo? Smooth ba? Defeated nga lang tayo kasi dahil nasabi ko sa inyo, hindi naman ako magaling maglaro nito. So yeah, we're defeated. Pero overall, anong masasabi niyo sa smoothness pa niya? Malag ba? Mad-trap? Para sa akin kasi okay naman. Nakaka-kill naman ako na maayos at nakakapaglaro ko ng maayos, kayo na lang mag-decide. Okay? Punta naman tayo, saglit lang siguro, pasadahan natin ang Battle Royale. Mas malaki mapa nun. Kaya-kaya ng 2GB RAM na ito na may Unisoc lang na
chipset. Pa tayo sa Battle Royale. Let's go. Let's go. Kayanin niya kaya? Sayang eh, no? Lalagyan ko sana dito yung temperature kasi hindi niya na supported. Kasi naka-Android Golem po ito. So, wala po siyang parang drawing on top of other apps, something like that. So, hindi po supported yung dito yung may temperature sa gilid. But anyway, let's play. Let's just play. Okay, bago ngayon sa Call of Duty. So far, okay naman. Think ko smooth. What do you think? Punta pa tayo sa mas malawak na lupain. Makita pa tayo na para mas makita pa natin. Pero nakita ko so far smooth naman eh, no? See? So nothing's wrong. Kayang-kaya niya kahit ang Battle Royale. Kuha niya rin yung drawing ng damo. So I think overall okay. Okay, so patay na tayo. We're dead. So yun. Ano sa tingin yung performance? Okay ba? So yun. Kaya nahumusga kung effective nga ba yung set edit plus yung basic na nagtanggal tayo ng recent apps. Tinanggalan natin ang recent apps. Tapos pinagana natin yung what you hold this. Yung mga main turn off tayo sa developers options. So on and so forth. So nakita nyo naman kung paano natin ginawa. Kung paano nyo ginawa. Nagtanggal din ako ng mga bloatware at first. So again, this is a 2GB RAM, not 32GB storage. Okay, at Unisoc lang po ang kanyang kanyang chipset CPU. So, sa tingin nyo, smooth? Kaya? Good? Effective ba yung ganung technique? So, kayo na. Kayo na bahala. Pero sa akin, okay siya. Playable. Super playable. At na-enjoy ko naman yung laro. Kahit paano. Hindi lang talaga ako magaling sa pag-Call of Duty. But overall, I think it's very playable, so sulit. Kaya na lang, kaya na humusga. Okay? Iwa ko na sa inyo ang judgment. Kasi mga judgmental kayo. Peace. Hanggang dito na lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.